Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko lutuin yung isa sa mga paborito kong pork sinigang version. Ang tawag dito ay Killer Sinigang! Ito yung listahan ng mga sangkap na kakailanganin natin. Bumisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para makita ninyo yung kumpletong recipe. Kung ready na kayo at okay na rin lahat ng mga ingredients, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Pag sinabing sinigang, karaniwan pinapakuluan lang natin lahat ng mga sangkap. Pero para sa version na to, kailangan nating mag-isa. Kaya nagpainit lang ako ng mantika sa isang cooking pot. At habang nangyayari yan, i-prepare muna natin yung sibuyas at yung kamatis. Itong sibuyas ay hinihiwa ko lang in 2 wedges. Pwede tayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. At ganun din yung ginagawa ko sa kamatis. Una ko munang ginigisa yung sibuyas hanggang sa maghiwalay na yung mga layers nito. At ilalagay ko na yung kamatis. Ituloy lang natin ang pag-isa ng 1 minuto. Pagdating naman sa pork, ang gamit kong part ay yung tinatawag natin na pork belly o yung liempo. Hinihiwa ko lang ito into cubes. Ilalagay ko na rin itong liempo sa cooking pot. At itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part. Nakakapagbigay ng extra flavor ang pag-isa dito sa liempo kasama ng sibuyas at ng kamatis. At yan yung difference ito dun sa karaniwang sinigang na pinakuluan lang. Maglalagay lang din ako ng konting patis. Konti lang muna. Mamaya na natin ito i-adjust towards the end of the cooking process. Sa tingin ko, okay na itong pork. Ilalagay ko na yung tubig. Tatakpan ko lang itong lutuan para mabilis itong kumulo. At once na kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung pampaasim. Siyempre, automatic na tayo dyan. Nor sinigang mix kagad. At ang gamit ko ay yung may gabi. 2 22-gram packs lang muna ang ilalagay ko. Mamaya na natin yung dadagdagan kung kailangan pa. Haluin ko lang to. Takpan na natin itong ating lutuan. At kailangan lang nating pakuluan itong pork ng 30 minutes muna. Basta kapag kumulo na, i-adjust muna natin yung heat between low to medium. At makalipas ang 30 minutes, maglalagay lang muna ako ng labanos. Itong labanos ay hinihiwa ko lang rangiri style o yung roll cut, paikot-ikot, kumbaga walang definite na korte yan. At titikman ko na rin muna to para dun sa lasa kung okay lang ba yung asim o kailangan pa nating dagdagan. Sa tingin ko, kailangan nating dagdagan pa ng 1 22-gram pack ito para talagang sakto-sakto yung asim kilig feeling kapag tinikman natin ito. Tatakpan ko lang ulit itong cooking pot at itutuloy ko lang ang pagpapakulo hanggang sa lumambot na lang tuluyan yung liempo. Mga 30 minutes pa siguro. And after 30 minutes, eto na. I-check na natin yung pork. Kukuha lang ako ng tinidor. O yan, nakikita nyo naman, di ba? Malambot na. Masarap. Ihanda na natin yung mga gulay. Itong talong ay hinihiwa ko lang diagonally. Yan, una ko lalagay itong talong. At habang niluluto natin yung talong, i-prepare na muna natin yung ibang mga gulay pa. Ito yung sitaw, hinihiwa ko lang into 2-inch pieces. Ilalagay ko na rin to sa lutuan, kasama ng okra at ng siling haba. Itong siling na gamit ko dito ay iba dun sa pangsigang natin. Ang tawag dito ay shishito pepper. Medyo manamis-namis ang lasa nito, kaya kung hindi kayo mahilig sa maanghang, okay na okay to. Mas may enjoy yung lasa ng sili. Hahaluin ko lang muna to at itutuloy ko lang ang pagluto ng 5 minuto. At ngayon ay ilalagay ko na yung natirang kamatis at tangkay ng kangkong. Yung iba kasi sa atin gusto yung buong kamatis, kaya tinitira ko yung kalahati. Para nang sa ganun, ilalagay natin ito sa bandang huli. Yan, tatakpan ko lang muna itong lutuan at itutuloy ko lang ang pagluto ng mga 3 minuto pa. And at this point, titikman ko na to para ma-adjust na natin yung lasa. Maglalagay lang ako dito ng patis kung kinakailangan pa. Basta importante tikman ninyo yung niluluto nyo. At ng ground black pepper na rin.
at hahaluin ko lang to. Pagkatapos na ilalagay ko na yung dahon ng kangkong. Tatakpan ko lang itong lutuan. At ito turn off ko na yung heat. Papabayaan ko lang yung residual heat o yung init na natira sa loob ng lutuan ng magluto sa kangkong. Mga 2 minuto lang yung nakatakip, okay na. Pagkatapos ay ililipat ko lang ito sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating killer pork sinigang. Tara na, kain tayo.